Hello guys, good day, welcome to IT Notes. I'm Erica De Jojo. And today, nandito tayo ngayon sa isang structure. Itong structure na ito is a 36-story na structure. And now, papakita ko sa inyo dito yung pictures ng mga glass na ginamit namin dito sa aming curtain wall. Gumamit kami ng stick type na connection ng ating glass. Then, right now, ipapakita ko sa inyo yung mga connection details natin or yung actual connection ng ating mga frames dito sa ating glass, including dun sa support ng ating slab and support dun sa soffit ng ating viga. And now, let's take a look of what are here, all the details and all the connection here in this area. Kasi ito yung commercial area na nagawa na natin and may naka-install na tayo na nakikita nyo dito sa background ng mga stick type na glass. And now I will show you first itong ating mga connection dito sa hip itong ating stick type na glass. Dito, on the slab, ito yung slab na binuhusan namin. So ito yung concrete na slab, wala itong topping. Ha? So solid ito na binuhusan natin. Now, dito nakakonnect yung ating steel plate na magbibigay support para dito sa ating vertical support ng ating glass. Now, as you can see here, meron kaming mga bolted connection. Ito mga steel plate na to. Itong mga plate na to is nakabot sa ating slab using yung chem bolt dito sa mga screw natin. So, makikita natin dito na matibay ito dahil gumamit tayo ng chem bolt. Now, on this part, you can see this. Ito yung main support namin. Now, on this area, on this part, as you can see, meron kaming naka-install na vertical bars. Then ito yung partling na natapos na. So ito, after namin makonect yung aming plate dito sa slab, nagkaroon kami ng sukalo dito para dito naman mag-rest yung secondary o yung subframe na horizontal namin. So maitatago dito yung connection. So dito, on this side, makikita nyo yung connection dito. No? From the bolt, from the plate, so meron siyang connected bolt dito. Now, itong horizontal na to, maglalagay pa tayo dito. So, ito yung part na nalagyan na natin. Now, on this area, you can see itong glass na nakakabit na namin. So, from the outside, ang thickness ng glass natin, all this glass are tempered glass. So, magkaka-layer siya, no? From the outside, meron tayong tempered glass na 10mm. Then, sa gitna, meron tayong tinatawag yung argon glass. Which is meron siyang gap between the glass kasi yung argon glass yung magpo-protect sa atin against dun sa UV ray ng araw para hindi masyadong mainit pagka tumama yung araw dito sa area na to. Now, from the outside, so we have the 10mm, then meron tayong argon glass na ang lapad niya or yung gap niya is 12mm, then from the inside, meron tayong 8mm na thickness na glass. Okay, so all in all, so meron tayong 10, meron tayong 12, and meron tayong 8, so 30mm yung kapal ng ating stick type na glass. Now, ito na yung mga naka-install na natin. So doon, magkalagay pa tayo ng mga fixed glass. And on the top, you can see, meron din tayong bolted connection ng ating plate na nakasupport dito sa ating vertical tubular na ito. Yun, medyo malalim tayo, mataas yung pinatatayuan natin. Yan, yun yung connection natin dito sa ating stick type na curtain wall. Now, on this area, kung sa other side ng ating commercial area, papakita ko sa inyo yung mga completely na na-install na natin ng glass. Let's go! So, itong area namin, ito yung part ng commercial. Then, dito naman yung part ng aming elevator lobby. So, hindi pa kami tapos. Ito yung ating elevator lobby. Then, the ceiling. Then, pasok tayo ngayon dito sa isang commercial which is completely nakabitan na natin ng ating stick type na glass. Alright. So, ito medyo nag-echo pa yung boses ko. So, pagka magaling kayo kumanta o napapractice kayo kumanta, punta lang kayo dito sa area na ito para may kapaging alapawarote yung mga boses. Alright. So, as you can see here, these are all the panels na kumpleto na natin na installado na stick type na glass. So, you can see here, ito may mga bali pa siya na plastic from the outside as to protect the glass from the stain. But later on, also itong mga sticker na ito, we will remove it kapag ready na kailangan linisin yung area
para mapakita natin yung talagang finish ng mga surfaces dito ang ating mga base at ang ating mga glass. Alright, so nagkabuuan. So ito pa lang yung mga part B na nakapita namin dito sa floor na ito, dito sa 20th floor. But on our succeeding area or succeeding floors, meron na rin kami na-install na doon. So pinapakita ko lang sa inyo dito para at least magkaroon kayo ng idea how this stick type glass connection are installed dito sa actual site construction. So right now, ito yung pasad ng ating structure. So you can see here, itong mga nakabitan na natin ng mga stick type na glass. So from here hanggang dun sa taluktok. Now, zoom natin. So ito yung mga nakabitan na natin dito sa mga floors na to. Then pababa. Then paakyat. Yun. Then baba tayo. So ito yung pinakababa nung structure natin. So yan ngayon yung development nung ating project. The building or structure is a 36-story building. This is the profile of the base plate and the strip hole for bolt fixing, while the extended vertical tubular is where the window vertical frame is inserted. Now, this is a sample profile of the stick type window. The total combined glass thickness is 30 mm, 10 mm in the exterior, 12 mm in the middle with argon gas, and 8 mm thick in the interior side. All of them are clear tempered glass curtain wall. Here's the ongoing welding works of fixing the base plate and the full extended steel throughout the height of the window vertical frame. The cutting of tubular and assembly on site. The slab surface preparation on site of where the base plate is to be installed. And the actual installation of the vertical frame of the glass. As you see here in the background, the two workers are busy doing the installation of this vertical frame, while the other worker are in the gondola just to have some support while doing the actual installation. Alright guys, so I hope na nakapagbigay sa inyo ng konting knowledge itong guys ko sa inyo about the stick type correction ng glass. This is one of our curtain walls design of glass dito sa project na to. Again, this project is a 36-story structure, and we're now in the full swing of this construction, and hopefully sooner or later matapos na ang project. Alright guys, so till then, I'm Architect Jojo Cortello. Joyfully sharing with you what RT knows. Thank you very much and God bless you.